kayo ba ay pagod na? Burnout, Mika nga. Ito ay kadalasan nagmumula sa patuloy na pagkasubsob sa trabaho, paulit-ulit na gawain sa loob ng mahabang panahon. Nakaligtaan na ang paminsan-minsan ay pakikipag-socialization o pagdidiversyon. Kapag ganyan, physically and emotionally exhausted ka na. Kailangan mo na ng break. Kung hindi mo ito bibigyan ng pansin, may malaki ang magiging epekto nito sa iyong pag-iisip. Kalusugan, pisikal, at kapansin-pansin ang mabilis na pagtanda bunga ng pagiging konsumido. Ang iba ay nauwi na nga sa pananamlay, masasakitin at kawalan ng gana sa pagkain at hindi na mapagkatulog. Lalo pa ngayon na dumating nga sa atin ang pandemya at lahat tayo ay kinukulong sa bahay para maiwasan ang pagkahawa. Ang iba ay nauwi na sa pagkaparanoya, pagkatakot, ngunit hindi ito nakabubuti. Ang kasipagan ay kailangan, pero wika nga kahit anong sobra ay nakakasama din. Yung mga estudyante ay may tinatawag na semestral break. Yung mga namamasukan ay mayroong vacation leave. Pero kung ikaw patuloy at hindi ka makakaranas sa magpahinga, aba, hindi na yan maganda. Kailangan mong ibalik ang sigla sa iyong pag-iisip, sa iyong kalusugan, at sa buo mong pagkatao. Paano? Well, bago po ako magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin po yung bell upang sa bawat updates at mga bagong video na ating inilalabas dito ay lagi po kayong updated. Maraming salamat po. Magpatuloy po tayo. Sabi ko nga ay kailangan nating ibalik ang sigla sa ating sarili, sa ating pag-iisip, sa ating kalusugan, at sa ating buong pagkatao. Paano? Number one, huwag mong isipin na ikaw lang ang may kakayahang gumawa ng ginagawa mo. Hindi ka nag-iisa sa mundo, kaya't may ibang tao na makagagawa ng ginagawa mo. Ibahin mo muna o ihabilin mo muna sa iba ang iyong obligasyon at ibahin mo ang iyong pananaw, ang mga nakikita. Kailangan mo rin magbakasyon. Kung inyong mapapansin po dito, tayo po ngayon ay nasa tabing dagat at nakikita ninyo na ang marami ay naglilibang. Wala akong nakikita dito na naka-face mask. Wala sa kanila ang takot. Hindi nila iniisip na sila ay magkakaroon ng COVID or whatsoever. Sila ay masaya. Bakit? Sapagkat gusto nilang makita ang kalikasan. Kumikilos, gumagalaw at nag-aanyaya sa mga tao. Kaya't dito ay makikita natin na sila naka-tent. Wala po ditong magandang bahay. Wala po dito na makikita kayo na kuryente. Wala po ditong mayroong air-conditioned na kwarto. Wala po kayo dito na makikitang anumang masarap na lugar. Ang iba nga kanina ay nakikita ko na nagagayat ng ampalaya, nagagayat ng kamatis, at sila nilang iniuulam, nag-iihaw sila. So dito parang nararanasan nilang kumain ng masustansyang pagkain, mamumuhay sila dito ng 24 hours na walang kuryente, walang internet signal, walang titingnan kung hindi ang kalikasan at ang dagat na nag-aanyayang ikaw ay maligo na. Kaya tanuman, marahil ang iyong problema, siguro ay hindi mo maiisip sa panahong ito sapagkat ang kalikasan ay nag-aanyaya sa iyo ng isang bagong tanawin, ng isang bagong pag-asa. Pangalawa ay maraming pasyalan na pwede kang puntahan. Katulad nga nito, nasa Nasugbu tayo, dito po sa Papaya Caves, at ang tawag nila dito ay bituin. Ewan ko kung bakit bituin ang tawag nila rito, wala namang bituin. Marami pong pasyalan na pwede nating puntahan, hindi lamang dito sa Nasugbu. Maraming malalayong kamag-anak na pwede mong galawin at manatili ka doon ng ilang araw. It might be a reunion of long lost friends or long lost relatives. Whatever.
Pangatlo ay iwasan mo muna yung mga negatibong tao na sa halip na gumaan ang pakiramdam mo ay lalo kang mabibigatan at mararagdagan ang isipin at mga problema. Makipag-usap ka sa mga positibong tao, mag-crack ng jokes, magtawanan, panatilihan ng sigla sa kaisipan at sa iyong pagkatao. Puntahan mo ang isang tahimik na lugar kaya, isang lugar na kung saan ay makakapag-isip ka, makakapagplano, at magkakaroon ng mga bagong pangarap. Puntahan mo o gawin mo sa panahon ng bakasyon ang isang bagay na gustong-gusto mong puntahan o gawin kaya na hindi mo pa nagagawa sa buong buhay mo. Tawag nga ng iba dito ay bucket list. Panganim ay huwag mong alalahanin ang gastos. Huwag mong alalahanin ang trabaho na naiiwan mo. Ang mahalaga ay ma-regain mo ang lakas na nawawala sa'yo. Ang kalungkutan ay lilipas at magkakaroon ng bagong kasiglahan ang buhay mo. Huwag mong madaliin ang iyong kamatayan nang dahil lamang sa pagiging subsob sa trabaho at kawalan ng panahon sa pansariling kaayusan. Hindi mo madadala ang pera sa hukay. Bigyan pansin mo ang iyong pansariling kalusugan, manatili sa pagsusulong ng healthy lifestyle. Tandaan, maikli lang ang buhay. Sayang naman kung mas iikli pa ito ng dahil lang sa kapabayaan mo. At sana ay naanyayahan ko kayo na mag-out of town, mag-unwind, alisin ang problema at magkaroon ng bagong pananaw. Sapagkat wala akong dalangin sa bawat isa sa inyo kung hindi lahat tayo sana ay magkaroon ng isang malusog na buhay.